Praise the Lord. Magandang umaga po at pinagpalang bagong taon sa atin. Purihin ng Panginoon. Praise the Lord. Napaka-importante po ng mga pag-uusapan natin ngayon, lalo na sa buong taon na ito. So, pipresent ko po muna sa inyo kung ano po, sino po sa inyo naniniwala, pinagpala ka, blessed ka ng todo ng Panginoon noong 2019. Magsabi nga po ng Amen. So, praise the Lord. Kung tayo po ay pinagpala ng Panginoon noong 2019, always remember that Jesus is the same yesterday, today, and forever. He is the same yesterday and tomorrow. Ang Panginoon, mga kapatid, kung paano siya kumilos dati, ay ganun din siya kikilos sa atin ngayon, mga kapatid. So napaka-importante that you continue to prepare your hearts patungkol po dito sa pangungusap ng salita ng Panginoon sa atin. So magkakaroon po tayo ng 12 na series ulit ngayong taon na ito, katulad ba't ngayong buwan na ito, tayo po ay magkakaroon ng malaking preparation para po sa buong taon ng 2020. Gusto po natin maganda simula natin, pero gusto natin matagumpay yung tapos natin. Ulitin ko po, gusto po natin mga kapatid, magkaroon tayo at naniniwala ko, lalong gusto ng Panginoon sa atin yon, na maganda ang simula natin at matagumpay ang tapos natin. So ito po, sa January po mga kapatid, etong January po na series natin, number one, ito po yung seek first. Sabi nga po natin, seek first. Okay? So your priority determines your victory. Yung priority natin na magdidetermine dyan sa victory natin. Kung ano yung mga binibigyan mo ng pagpapahalaga, lalo na kapag ang mga matagumpay na tao, may pinahalagahan lang yan na tama. Ulitin ko po, yung mga matatagumpay na tao at lalo yung mga Kristiyanong naging matagumpay ay may pinahalagahan po silang tama sa kanilang buhay. So yun po yung pag-uusapan natin sa buong buwan ng January. Kaya nga po ito, simula po ngayon. So welcome po sa new series natin for the month of January entitled Seek First. So your priority determines your victory. Kapag ikaw ay nangangarap na magkaroon ng victory, you have to revisit or you have to discover your priorities. Lahat naman po tayo ay nangangarap na magkaroon ng tagumpay. Kaya lang, pagpangarap lang yan at hindi mo sinamahan yan ng priority, hindi ka magiging matagumpay ng tama, ng maayos. Okay, walang tagumpay na mararanasan ng isang tao na hindi niya pinansin at hindi niya pinahalagahan itong mga priorities na ito. Ang matagumpay na tao, matagumpay na gawain ay may mga priorities yan. So ngayong araw na ito, pag-usapan po natin paano magsimula ng matagumpay na buhay. Madami pong tao nagtatanong, paano ako magsisimula? Pero ang mas maganda kapatid, paano ka magsisimula ng matagumpay? Pwede ba nagsisimula ka palang nagtatagumpay ka na? Pwede ba nagsisimula ka palang nagtatagumpay ka na? Alam niyo po mga kapatid, yung 2019, meron pong ginanap dito sa Pilipinas na tayo ang nag-host, world class. Yung ginawa natin na pag-host ng, although may mga problema, katulad din naman ng problema na nangyayari sa ibang bansa, tayo po mga kapatid ay nag-host ng SEA Games. Ito pong Southeast Asian Games noong 2019. Ang dami pong magagandang kwento, ang daming kwento ng kalungkutan, ang dami rin naman kwento ng tagumpay dito sa Southeast Asian Game na ito. At isa po mga kapatid sa unang masakit na kwento, meron po tayong isang nangangarap na maging pinakamabilis na runner o mananakbo sa buong Asia. At syempre, kinakailangan mangyari muna ito sa Southeast Asian Game. Okay? At kayang-kaya niya naman nitong taong ito. Pero alam niyo po mga kapatid, nag-fail siya. Ang pangalan niya po ay si Eric Cray. Ito pong Eric Cray na ito ay, ito po, Olympian, actually naging Olympian po siya, sumabak na siya sa Olympics, ibig sabihin, magaling to. Okay, Olympian Eric Cray, disqualified. Bakit po siya na-disqualify? After false start. Maling simula. Yan, natulala na lang siya, biro yung tatakbuhan yung tao. Siya, nandudun siya. Oh. Ingit na ingit, mabilis na tao to. Magaling. Ang dami niya ng gold na naranasan sa SEA Games sa nakaraan. May mga golds na rin siya nakuha. Pero dito mga kapatid, talo siya. Bakit siya natalo? Maling simula.
Maling simula. Kaya lang, after niyan, although nakaka-disappoint ng maigi, hindi siya nanatili doon, naging resilient siya. Alam niyo po nangyari mga kapatid, lumaban pa rin siya. So after noon, yung relay na yan, nagkaroon sila ng relay, alam niyo po, after niyan, sige, next slide. Alam niyo po, nakakuha pa siya ng apat na ginto ulit sa kabila ng unang talo niya. Why? Marahil natuto na siya. Sinimulan niya na ng tama. So naka-apat na ginto pa yung tao na nagkamali nung una. So anong ibig sabihin nito kapatid? May kinalaman ang tamang simula sa posibleng panalo ng isang tao. May kinalaman ang tamang simula sa posibleng panalo ng isang tao. Maraming mga tao, nakaupo na lang, wala nang magawa kasi umpisa pa lang, mali na agad. Katulad na nangyari, actually, yung unang takbo niya, o yung unang talo niya dito, mga kapatid, dalawang beses pa siya nagkamali. Dalawang beses din siya, kaya na-disqualified siya. Dalawang beses siya nagkamali sa umpisa niya. So, importante itong umpisang ito. Ulitin ko kapatid, may kinalaman ang tamang simula sa posibleng panalo ng isang tao. Kaya ang tanong, paano ako magsisimula ng matagumpay sa buhay? Paano ko sisimulan? How to start victoriously? Kasi wala ka nang tatapusin kung simula pa lang, hindi mo na inayos. Madi-disqualify ka na, talo ka na, nakaka-disappoint talaga ito. Now, how to start victoriously? Now, let's look at how the greatest man who ever lived on earth started his victory. Paano sinimula ng the greatest man who ever lived on earth ang kanyang tagumpay? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Paano ba siya nagsimula ng matagumpay? Napaka-importante nitong pag-uusapan natin ngayon. Kasi mga kapatid, magsisimula ka ng matagumpay ngayong taon na ito. Nang sa gayon mga kapatid, umpisa pa lang maranasan na natin yung magandang plano sa atin ng ating Panginoon. So I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 4 verses 1 through 11. Matthew chapter 4 verses 1 through 11. Basahin ko po sa NIV. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Bigat nung simula. Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Verse 2, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Verse 4, Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Verse 5, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Verse 8, again, napansin mo, sabi nga po natin again, pag ang diablo hindi ka makuha sa isa, dadalawa pa yan. Kaya hindi porket nagtagumpay ka nung una, okay na, hindi ka na magbabantay. Pwede mapagtagumpay mo yung una, pero sumablay ka sa pangalawa. Consistent to. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Verse 10, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Verse 11, then the devil left him and angels came and attended him. How to start victoriously? Buti na lang mga kapatid ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay
Kaya may modelo tayo ng pagtatagumpay. Kung kinaya ng Panginoon, maniwala kayo, sinasabi lang sa atin dito ng passage nito, kaya nyo ring magtagumpay. Kasi kayo ay mga Kristiyano. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya sa mga tao ngayon na makakapakinig dito, maniwala kapatid, magsisimula ka ngayon taon na ito na may katagumpayan sa iyong buhay. Ano man ang iyong kalagayan. Come on. How to start victoriously? So join me in our message this morning entitled Start with a Bang. Sabi nga po natin, Start with a Bang. Paano ka, napaka-importante nito sa introduction na, sa mga nag-aral dito ng public speaking. Napaka-importante. Start with a bang and with a fire. Start with a bang. Ganito sinimula ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang buhay. Paano siya nagtagumpay sa kanyang pasimula? Tatlong bagay na dapat gawing priorities ng mga tao para masimula ng matagumpay na buhay. Tatlong bagay na dapat gawing priorities para masimulan ang tagumpay sa kanilang buhay. Sino na po ready at excited ngayong umagang ito? Amen. Praise the Lord. Number one. Verse 1, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. How to start victoriously? Number one, sa tatlong bagay na ito na kailangan natin para masimulan natin ang tagumpay sa ating buhay. Number one, spiritual guidance. Sabihin nga po natin, spiritual guidance. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Jesus was led by the Spirit. So do not continue on the spiritual journey alone. Let me tell you again, do not continue on the spiritual journey alone. Hindi pwede na magtagumpay tayo sa spiritual journey natin nang mag-isa lamang tayo. Because no man is an island. Ultimo ang Diyos, mga kapatid. Naniniwala tayo sa iisang Diyos, pero may tatlong persona. Kasi ganun ang presentation ng Bible sa Diyos. Isa. Pero may tatlong persona. That's the Trinity. Naunawaan po natin, mga kapatid. So wala taong magtatagumpay na siya lang. Believe me, kapatid. Kahit na gaano ka katalino, kapag mag-isa ka lang sa buhay, hindi ka magtatagumpay. Because your success is always connected to people. Napaka-importante ng tagumpay ng ibang tao para sa tagumpay natin. Do not continue on the spiritual journey alone. You know what, church? Listen to this very carefully. The most miserable person on earth is the one who is guided by no one. The most miserable person on earth is the one who is guided by no one. Yan ang pinakamisirableng tao sa buong mundo. Yung walang nag-guide sa kanya. Pag walang nag-guide sa'yo, tignan mo yung isang tao na walang nag-guide sa kanya, aniwala ka, kahit mukhang okay yan ngayon, magiging miserable buhay niyan. Magiging miserable yung buhay niyan kasi wala siyang guidance. Walang spiritual guidance. Hindi ka pwede magtagumpay sa spiritual life mo kung wala kang spiritual guidance. Kaya nga po kahit makapangyarihang tao sa mundo tulad ng hari at presidente, meron silang spiritual advisors. Makapangyarihan na yan, ha? Hari na yan, presidente na yan. Yung ibang tao hindi pa hari, hindi pa presidente, wala na, walang spiritual guidance. Yung mga makapangyarihan ng tao na tao nangangailangan ng spiritual guidance. Kaya pala, maraming tao sumasablay kasi wala silang spiritual guidance. They were not led by the Spirit. Jesus was led by the Spirit. Makapangyarihan na ang ating Panginoon. Of course, mga kapatid, in this passage, Jesus was led by the Spirit. Remember, Jesus was in flesh during this time. Jesus was in the flesh. So he needs spiritual power. Likewise, kung ikaw ay nasa laman at malakas ang hatak ng laman, you need the guidance of the Holy Spirit. Kapag sa tingin mo, lakas na, malalaman mo naman ang lakas ng hatak ng laman eh. Susunod pala natin doon. Okay, malalaman mo yung lakas ng hatak niyan. Maniwala ka kapatid. Nahihirapan ka. Halimbawa, sino sa inyo alam mo yung bawal sa iyong pagkain? Sino sa inyo nung Pasko nag-pray ka na lang?
Lord, hindi ka didinggin ng Panginoon, maniwala ka. Pinagbabawal niya, tapos didinggin niya. Alam mo, makakasama sa iyo, tapos sasagutin niya yung prayer mo. Naunawaan po natin yun, alam mo nang bawal, tapos gagawin mo pa. Naunawaan po natin yung mga kapatid, ikaw man din, sabihin mo sa anak mo, bawal yan, tapos gawin niya. Matutuwa ka ba? Di ba, hindi, nagagalit ka. Huwag mo rin gawin kay Lord. Huwag mo rin gagawin sa Panginoon, kasi alam mo, hindi rin siya matutuwa. Naunawaan po natin mga kapatid, pero ito maganda. Lahat po tayo may kanya-kanyang kahinaan sa buhay. Kaya nga, kapag nakita mo ngayon, malakas yung flesh, kailangan mo spiritual guidance. Si Jesus Christ noong panahon na ito, hindi na wala yung pagka-Diyos niya, pero may flesh siya. Kaya nangailangan siya ng spiritual guidance. And for all of us this morning, who believe, mga kapatid, na kung saan may flesh ka, kailangan mo ng spiritual guidance. If you don't have spiritual guidance, mapapahamak lang tayo. Kapag may flesh ka, hanggat nakikita mo malakas yung hatak ng flesh, you need spiritual guidance. Kailangan ng guidance ng Holy Spirit. Dito, Jesus was led by the Spirit. First, paano, anong gagawin natin? Paano tayo lilid ng Holy Spirit? You may ask the Holy Spirit to guide you. You may ask the Holy Spirit to guide you. Pwede bang i-ask ang Holy Spirit na i-guide ka? Yes, why? Because He is a person. Ang Holy Spirit, mga kapatid, ang pangatlo sa banal na Trinidad. Doon sa Holy Trinity. Kaya nga, persons, pag sinabing persons, hindi laging may laman. Pag sinabing persons, may will, may mind, may image, may emotion. May ganyan ng Father, may ganyan ng Son, may ganyan ng Holy Spirit. Nag-grieve siya. Naunawaan po natin, may will ang Holy Spirit. So ang Holy Spirit ay person. Kaya nga ang tawag sa Book of John sa kanya, sa John chapter 14, verse 16, He at hindi it. Pag binasa natin ang Holy Spirit, He siya. At hindi it. Therefore, mga kapatid, you can have an intimacy with the Holy Spirit. Kinakailangan natin ng intimacy sa Holy Spirit, so you may ask Him na tayo ay gabayan, na ilid din tayo ng banal na Spirito. Kasi maniwala ka, kapag led by the Spirit ka, hindi ka kayang patumbahin ng kaaway. So kailangan natin ng spiritual guidance, number one, of course, the Holy Spirit. Pangalawa, you need spiritual guidance by spiritual people. Kailangan natin ng spiritual guidance ng mga spiritual na tao. Teka lang, mga kapatid, let me clarify. Spiritual people, hindi yung mga extreme at super weird na tao. Hindi yung mga extreme at hindi super weird na tao. Ay, mukhang magpapagupit, manghihina ka niyan. Ano kasi Samson? Ay, huwag kayong magsadamit ng kulay itim. Dapat puro puti. Ay, huwag kayong magme-makeup. Nanawaan po natin, huwag to, huwag ganyan. Na kung saan, hindi naman yon yung inuutos sa atin ngayon ng Panginoon. Spiritual guidance, mga kapatid, hindi yung mga extreme at hindi yung mga super weird na tao. But yung mga tao na guided ng Word of God, guided ng Panginoon. Tiyak kasi nagagamit si Lord ng spiritual guide mo kung iyong mamarapatin. Tiyak gagamit ang Panginoon ng spiritual guide mo. Kaya, kapatid, pagpasalamat mo sa Panginoon kapag may nag-guide sa'yo spiritually. Pag wala na, disaster ang buhay natin. Maniwala ka. Kung ayaw maniwala, susubukan naman niya, matatry. Naunawa, si semplang talaga tayo. Kahit mukhang okay, pero kinalaunan, babagsak tayo. You need spiritual guidance. You need spiritual guide. Kahit po ako, mga kapatid, na matagal na kahit paano nagpapastor, kailangan ko pa rin ng spiritual guidance sa mga spiritual people. Kailangan mo ng guide. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng guide. So find a guide. Maghanap ka na magga-guide sa'yo, kahit na mas matalino ka sa kanya sa tingin mo. Kailangan mo ng coach, kailangan mo ng discipler, kailangan mo ng mentor. Thank God, because this church is a discipleship church. Tatad tayo ng mga discipler na pwede mong tanungin, pwede mong i-ask ng prayer request. Alam mo yun, mga kapatid? Pwede mong tanungin. Recently,
As I was listening to Chingkitan noong nakaraan, kasi so may tinanong siya, kasi siya po yung sabihin na natin pangunahin na wealth coach ngayon sa ating bansa at kaibigan din natin, madalas din sa atin yan sa church. Okay, so may nag-offer sa kanya na malaking offer. Kaya lang, ang offer daw sa kanya ay sa mga online shopping. So malaking offer, tatanggapin niya ba o hindi? Malaking pera yun, ilang million yun. Kaya lang, nagtanong muna siya ng guidance. Doon sa mga tao, pati doon sa ninong niya, of course. Doon sa mga pinagkakatiwalaan niyang tao, kila Francisco, lalo sa ninong niya, tinanong niya daw, tinawagan niya. So, tatanggapin ko ba to? So, payo sa kanya, ng spiritual guide niya, mag-stick ka doon sa core mo. Sabi ka doon, mag-stick ka doon sa kung ano ikaw. Kasi pwedeng kagatin mo yan, pero masisira na yung identity mo. Kasi nagtuturo ka ng tipid-tipid, tapos magtuturo ka ng gastos-gastos. Mag-model ka sa gastos-gastos. Sabi niya ganun, hindi siya magtutugma. Sabi niya ganun, kaya pinagpasalamat niya. Sabi niya ganun, buti na lang may nagme-mentor sa akin. Buti na lang may nag-guide. Kapatid, tanda mo, hindi ka perfecto, kailangan mo ng guide sa buhay. So, you need spiritual guidance. Ultimo ang Panginoong Jesus, kapatid, na kailangan siya ng guide. At sa history ng Biblia, yung mga tao na lingkod ng Panginoon, may nag-guide pa rin sa kanila. Kaya this year, kapatid, huwag kang papayag na walang nag-guide sa'yo. Huwag kang papayag na wala kang nahihingan ng prayer request, wala nagre-rebuke sa'yo, wala nagko-correct sa'yo, wala nag-i-encourage sa'yo. Huwag ka lang maghahanap na mag-i-encourage sa'yo. Pasalamatan mo, kapatid, kapag merong binigay si Lord na kaya kang i-correct. Kahit alam niyang hindi mo magugustuhan. Kayamanan yung mga ganong klaseng tao. Tingnan nyo maigi mga kapatid, saan siya dinala dito? Wilderness. Kapag hindi maayos ang puso niyan, baka sipain niya pa yung Holy Spirit niyan. Ba't mo ko dadali dyan? O, di ba mga kapatid? Bakit tinuturuan mo ako mag-devotion? Nagpe-pray naman ako. Bakit mo ako ginaganito? Napansin mo, maganda lang puso ng Panginoon. Kailangan niya yung guidance na yun. Biruin mo para daling ka sa wilderness. Kapatid, mag-devotion ka. Kapatid, mag-tithes and offering ka. Kapatid, magbago ka. Kapatid, magpakumbaba ka. Kapatid, magpatawad ka. Kailangan mo ng tao magaganyan sa'yo. Kapatid, ang pangit ng ugali mo kanina. Hindi tama yun. Alam niyo po mga kapatid, kaya nga kapag kailangan mo ng ganun tao. Kailangan mo ng kakausap sa'yo ng tama, yung hindi ka lang bubulahin. Naanawaan natin mga kapatid, ililid ka kahit mahirap, pero alam niyang magtatagumpay ka dun. Kasi ang Panginoon gagamit ng mga taong ganun. Huwag kang papayag na wala kang spiritual guidance. Kasi walang nanalo spiritually nang walang spiritual guide. Ito lang mga kapatid, ang tsatsakin ko. Tignan niyo mga kapatid ito ha. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Don't forget this church. Tiyak na may wilderness ang 2020 natin. Uulitin ko. Tiyak na may wilderness ang 2020 natin. Ano itong wilderness na ito? Ito yung panahon ng pagsubok na mararanasan natin ngayong taon. Wilderness. Pag sinabing wilderness, ito yung mga panahon ng pagsubok, yung mga tigang, kapos, o kaya hindi man kapos, pero may problema. Maniwala ka, kahit Christian ka, magkakaproblema. Jesus ka, oh. Nagkaproblema. So whether you like it or not, daraan tayo sa wilderness experience na ito. Tiyak yan! Darating tayo sa wilderness, merong ganyan sa 2020 natin. But if you have spiritual guidance, katulad ng ating Panginoong Jesus, yung wilderness na yan ay gagamitin ni Lord na platform or stage para ipakita yung kapangyarihan niya or superiority ng Diyos. Pwedeng dumaan ka sa pagsubok, pwedeng dumaan ka sa test, pero gagamitin stage siya ng Panginoon para maluwalhati ang kanyang pangalan. Napansin mo mga kapatid, mas masarap pakinggan yung mga taong dumaan sa pagsubok at nagtagumpay sila. Naging platform yung pagsubok. At karamihan ng effective ngayon sa pagsasalita, sa negosyo, yung mga taong may dinaanan na hindi maganda, pero sila'y nagtagumpay.
At alam mo kapatid, ngayon taon na ito, yung mga wilderness na yan, na pagdadaanan natin, gagawin lang stage siya ng Panginoon para maluwalhati ang kanyang pangalan. Gagawin yung stage ng Panginoon para makita na siya ay gumagawa ng himala sa mga taong wala ng pag-asa. Gagawing stage ng Panginoon yung mga pagsubok natin para ipakita kapatid na kayang mag-provide ng Panginoon sa panahon na kinakapos ka na. Gagawin yung stage ng Panginoon sa panahon kapatid na may sakit ka para ipakita niya na siya nagpapagaling. Come on, palapakan natin ng Panginoon. Kaya huwag ka matatakot kapatid sa mga wilderness experience na yan. If you are guided by the Holy Spirit, maniwala ka. God can use it as a platform. Para mga kapatid, maipakita yung kanyang kapangyarihan. Para maipakita sa mundo na meron kang tatay sa langit na hindi ka pababayaan. So napaka-importante ng spiritual guidance. Kapag may spiritual guidance ka, makikita mo, magiging test mo, magiging testimony lang yan. So anong lesson? Harapin mo ang pagsubok. Itong wilderness na ito. Harapin mo yung pagsubok na pinapangunahan ka ng banal na espiritu. Maniwala ka, may magandang kwento ng tagumpay ang 2020 mo. May magandang kwento ng tagumpay ang 2020 mo. Be guided by the Holy Spirit. And be guided by spiritual people. Not perfect people, but yung mga tao na kung saan patuloy na nagsusumikap na maging dapat sa ating Panginoon. Pangalawa, paano tayo magsisimula ng matagumpay katulad ng ating Panginoong Jesucristo? Verse 2, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Number 1, spiritual guidance. Pangalawa naman ay spiritual discipline. Sabihin nga po natin, discipline. Napaka-importante po ng spiritual discipline. So doing fasting and regular devotion like prayer and Bible reading are what we call spiritual discipline. Yung pagbabasa natin ng Biblia regularly, yung pananalangin natin regularly, yung pagpa-fasting natin mga kapatid, ang tawag dito ay spiritual discipline. Napansin niyo mga kapatid, sa mundo ngayon, lalo na sa Kristyanismo, ang madalas na itinuturo na lang prayer, tapos read your Bible. Pero sa Bible, napansin natin, tad-tad sila ng fasting. Anong meron sa fasting na ito? Kasi kapag walang disiplina ang isang tao, huwag mo na ituro ito. Naunawaan po natin, kaya ang hirap magturo ng isang tao na hindi niya ginagawa yung tinuturo niya. Namansin po natin, hindi mo na lang ituro, kaya lang hindi pwedeng ituro, hindi ituro ang fasting. Kasi makapangyarihan siya. Biroin mo, demonyo kakaharapin mo. Boss mo nga lang makaharap mo. Ang hirap na eh. Magnanakaw lang makaharap natin. Struggle na. May battle na. Makaharap mo mismo si Satanas. Paano mo kakayanin yan? Kaya nga kinakailangan ng fasting. Kinakailangan ng spiritual discipline. So kinakailangan sa fasting kasi nadidisiplina ang ating mga sarili. Tandaan, kapatid, marami na ang nabiktima ng hallucination dahil hindi nag-devotion. hindi ginawa yung spiritual discipline. Mandami na ang nabiktima ng hallucination dahil hindi nag-devotion. Napansin mo mga kapatid, the devil said. Tignan niyo yung passage. The devil said. Tandaan natin, sa 2020, ang dami kang boses na mapapakinggan. Kaya lang hindi lahat kay Lord. Yung iba, devil. Hindi lahat ng boses, kapatid, galing kay Lord. Yung iba, padala ng demonyo na boses. Pag hindi mo na-distinguish yan, patay ka. So, paano mo madi-distinguish yan? Kailangan natin ng spiritual discipline. Para nang sa gayon, mas maging sharp tayo sa word ni Lord, sa direksyon ng Panginoon. Kinakailangan maging sharp tayo doon. Paano ka magiging sharp? Paano nagba nagiging malakas ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang disiplina? Kasi kung ano-ano ang maririnig mo ngayong taon na ito at kung ano-ano ang mararamdaman mo, hindi lahat ng maramdaman mo at hindi lahat ng maririnig mo ay tama. Yung iba dyan, kapatid, gawa ng demonyo. Now, if you want to be spiritually strong, you need to be spiritually disciplined. Kung gusto mo, kapatid, na maging spiritually strong, kinakailangan natin maging spiritually disciplined. Kaya nga, ito kagandahan.
Every year, tayo po dito sa Amazing Hope, nag-i-engage tayo dito. Nagkakaroon tayo ng prayer and fasting. Hindi po isang linggo, isang buwan natin ginagawa ito. Okay? Kaya alam mo kapatid, ang laki ng kinalaman kung bakit mo natapos ng matagumpay ang 2020, ang 2019. Kasi ginawa mo ito nung una. Para po sa nag-engage dito. Napansin mo kapatid, marami kang wilderness experiences na pinagdaanan. Pero bakit mo kinaya? Kasi meron tayong spiritual discipline. Okay, tayo ay magpe-prayer and fasting. Sabi mo sa katabi mo, magpa-fasting ka. O, dahilan na naman yun. Kasi bawal eh, kasi ganito eh. Puro lamon lang. Pag lamon, di bawal. Eh, mas madaming ang namatay. Alam nyo dati, madaming namamatay kasi walang kinakain. Ngayon, baliktad. Ang daming namamatay kasi ang daming kinakain. At karamihan ng sakit natin, sabi ng mga experts, nanggagaling sa kinakain. Discipline nga. Alam mo ba kapatid kung anong epekto ng prayer and fasting? Kapatid, Acts 3, chapter 13, verse 2. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, biruin mo, Holy Spirit said, ang Holy Spirit nagsasalita. Kaya ang kailangan ng spiritual guidance, sabi natin kanina. The Holy Spirit said, set apart for me, Paul and Barnabas, for the work of which I have called them. Napansin mo, bago nila napakinggan, yung salita ng Holy Spirit, yung word ng Holy Spirit sa kanila, yung guidance ng Holy Spirit, they were worshiping the Lord and fasting. Napansin natin, kung gusto mo maging sharp sa word, sa direction ng Panginoon ngayon taon na ito, mag-fasting ka. Kasi ang fasting kapatid, gugutumin yung katawan mo, pero mabubusog yung spiritual life mo. Medyo may panghihina ng konti sa flesh kasi pahinaan niya itong flesh eh. Pero lalakas naman yung spirit mo. Para prepared ka, para bumalansi ulit yung buhay natin. Matthew chapter 17 verse 21. Ngunit ang ganoong uri ng masamang spirito ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Ganoong uri ng masamang spirito. So may types of demons. Tandaan po natin yan, ha? May uri ng mga demonyo. Huwag kang titingin sa katabi mo, hindi yan. Blessing yan sa'yo. May ilang uri, kapatid, ng demonyo. May demonyo na madali lang yan. Okay? In Jesus' name mo lang yan, saka ano, tapos yan. Okay? Pero may demonyo na mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno, prayer and fasting. So, anong technique? Kapag may hindi ka mapalayas na masamang spirito, baka puro prayer lang, pero walang fasting. So, kapag may mga mabibigat, kahirapan, yung mga bagay na yan, yung di matanggal-tanggal sa buhay mo, sa mama ng panalangin tapos pag-aayuno, kaya importante itong fasting na to. Kasi pantanggal ito ng mga nakakapit na hindi maganda sa buhay natin, sa ating tahanan. Okay? Joel chapter 2 verse 12. This is the Lord's message. Now come back to me with all your heart. Cry and mourn and don't eat anything. Show that you are sad for doing wrong. Kapag may isa sa pinakamabigat na mararamdaman ng isang tao ay yung guilt. Naunawaan po natin yun, mga kapatid, yung guilt na yan. Minsan nga, pinatawad ka na. Kapag may guilt ka, mapakamatay ka pa rin. Ganong kabigat ang guilt. Kaya yun yung winasak ng ating Panginoon, yung guilt na yan. Mabigat yung guilt na yan. Ang hirap magsalita, ang hirap humarap sa tao, ang hirap mabuhay. Kapag guilty ka, lahat tayo guilty. Anong gagawin mo? Para mawala yung guilt na yan, mag-fasting ka. Pantanggal yan sa matinding guilt sa buhay ng isang tao. Kaya nga, ito yung mga i-address natin ngayong buwan na ito para maganda simula natin. Okay, kaya ito na, magpa-fasting tayo. Anong gagawin natin? Now, may iba't ibang uri ng fasting. Choose a type of fast according to your conviction or medical condition. Pumili ka, kapatid, ng type ng fasting na gusto mo according sa medical condition mo or conviction mo. Halimbawa, kinakailangan kumain ka. O di ba kang kumain ng kanin, kain ka ng ibang panglaban mo dun. Okay, basta kailangan ng fasting. Hindi pwedeng hindi. So tignan mo muna yung medical condition mo, anong gagawin mo, magtanong ka sa doktor. Sa doktor ha, huwag kung kani-kanino ha. Baka sa kung doktor ka naman magtanong dyan o kung kani-kanino kwak-kwak.
So, kapag grabe yung condition mo, okay? Pero kapag okay lang naman, dahil gusto lumamon ng lumamon, tigil-tigilan na natin mga dahilan. Kasi sapat yung mga excuses para hindi ka magkaroon ng success sa buhay. So, importante kapatid. Tingnan mo ano yung conviction mo. So, number one, pwede ka mag-total fast. Ito yung una kong suggestion. Okay? Mas matindi kasi ang tama niyan. Mas matindi tama na ito. Hindi, okay lang naman lahat yan. Okay yan lahat ha. Pero kung gusto mong maganda-gandang feel na feel, gawin mo to whole day. No food, with or without water. Pwede ka na uminom ng tubig eh. But walang solid. Okay? Liquid lang. With or without water. Yan yung total fast. Pangalawa naman na pwede mong gawin ay yung partial fast. Yung partial fast na ito mga kapatid, mag-escape ka ng one meal. Pwedeng, halimbawa, yung breakfast, lunch, or dinner. Breakfast, okay? Pwede, halimbawa, yung umagahan mo, pwedeng tanggalin mo, kaya yung dinner mo, tanggalin mo. Pwede ka basta mag-escape ka ng one meal na gusto mo. Partial fast ang tawag dyan. With or without water din. Pangatlo naman is the Daniel's fast. Ito naman yung whole day, pero fruits and vegetable lang yung kakainin mo. Fruits and vegetable. Okay, yung kakainin mo. Nasa sa'yo yan ngayon. Napansin mo sila, Daniel, noon, nung sila ay nag-fast, nung panahon na yun, sila yung pinakamatatalino eh. Si Shadrach, Meshach, Abednego, saka si Daniel. Okay, tapos naging maganda yung kutis nila. Why? Hindi kung ano yung kinakain. Hindi puro donut, hindi maling, anyway, kung may business ka noon, ang problema, kaya lang pag puro ganun yung mga kinakain mo at nakalimutan mong kumain ng mga tama at healthy para sa'yo, kawawa naman tayo. Okay, tayo rin naman ang gagastos dyan. Naniwala ka kapatid. Kahit marami ka pang ipon, pag di maganda yung pangangatawan mo, ubos ang lahat ng yan. Kaya ang kinakailan ng emergency fund eh. Diba? Kasi lahat naman lagi naman may emergency. So ito ba kapatid? Tatlong pamamaraan, nasa sayo na yan. By the way, huwag kayong magalala, ipopost po natin yan sa page natin, sa social media, isishare natin yan, gagawan nila yan. Nung team natin, ng paano gagawin ninyo yan. Okay, ipopost nila yan ng maayos. Sa social media natin, tapos papasa-pasa natin. Okay, mamili ka na dyan kung anong gagawin mo. Okay? Now, ito po yung mga prayer items natin. Mahirap yung hindi ka lang kumain, pero hindi ka nag-pray. Tandaan natin, spiritual activity ito. So dapat habang nagfa-fast ka, ito yung pinakamagandang panahon para mag-pray. Alamin mo yung nagfa-fasting na tao, tapos bato mo sa kanya yung prayer request mo, isend mo sa kanya prayer request mo, powerful yun. Okay? Number one, pag-pray natin yung church, pag-pray nyo po kami. Pag-pray natin yung mga network leaders natin, yung mga life group leaders natin, life groups natin, pag-pray natin tong mission natin na magampanan natin. Make disciple, hindi lang tayo kakanta dito, hindi lang tayo upo, hindi lang tayo makikinig ng preaching, kundi magampanan natin yung great commission na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi church to eh, church ni Jesus Christ to. Pag di na tayo nagdi-disciple, hindi na church ni Jesus Christ to. Okay, so kinakailangan magampanan natin yung great commission na yon. Pag-pray din natin yung mga members natin, spiritual growth nila, kapag may kakilala ka mga members natin, ito yung sarap. Alam mo, ang sarap mag-pray kapatid na hindi puro sariling pinagpipray. Kung gusto mo maging masaya yung spiritual life mo kapatid, pag puro sarili. Pag-pray natin yung bansa natin. Oh, mamaya pala yan, sorry. Church lang muna. Church lang muna, yung mga prayer items nila. Pag-pray natin yung pangalawa, yung community natin. Pag-pray natin yung salvation ng mga kapitbahay natin na makukulit. Okay, saka mababait. Pag-pray din natin sila. Okay, kasi kahit mabait ka, hindi ka naman maliligtas eh. Okay, sabi ng Bible yan, Ephesians 2:8 and 9. Hindi yan sa good works natin. Kahit mabait ka pa, wala kang Jesus, impyerno ka pa rin. Kasi hindi naman kabaitan mo yung Savior eh. Ang Savior si Jesus Christ. Okay, kahit mapagbigay ka pa, wala naman si Jesus Christ sa'yo, impyerno pa rin ang buhay mo. Ephesians 2:8 and 9. Pero kailangan maging mabait, mabuti ng isang tao pag may Jesus na siya sa kanyang buhay. Okay, epekto yon. Pero hindi, it doesn't mean mabait ka, sabaya langit ka na mapupunta. Walang ganun. Walang ganun. Grace lang ng Panginoon, kaya ka maliligtas. So pag-pray natin, yung mga tao sa paligid natin, yung spiritual revival sa ating barangay, peace and order, pag-pray natin yan. Kaysa kinakabahan ka, pag-pray mo lagi. Pangatlo is yung country. Transformation ng bansa natin, economy ng bansa natin, kaysa magalit ka, napag-pray mo na ba? Pag-pray muna natin. At pwede din natin ipag-pray yung ibang bansa, katulad ng Australia ngayon, di ba? Mini-impyerno. Tingnan nyo po, maigi mga kapatid. Mini-impyerno talaga. Nakakaawa. Grabe.
Kulang na lang buong Australia mag-apoy. Pero malapit na daw eh. Biglang-biglang umaapoy yung kanilang kapaligiran. Nasusunog na pati yung mga kahayupan. Doon sa kanilang lugar, grabe, yung pinuso kaninang umaga, pula na. Yung bansa nila. So baka dumating pa sa atin yung usok noon. Pag-pray natin. So maganda yung pinag-pray natin yung bansa natin. Pero from time to time, itong pagpa-fast natin na ito, pag-pray mo rin yung ibang bansa. Like China, US, mga kapitbahay natin na bansa, nagpe-pray na, ang sarap maging Kristiyano pag ganito tayo manalangin. Naunawaan po natin, pang-apat, pag-pray natin yung family natin. Salvation ng pamilya natin, na sila man din ay nakakarinig ng word ni Lord, kasama natin nananambahan, pagmamahalan, unity sa family natin, then needs ng family natin, then lastly, yung mga kaibigan natin. Salvation nila, need nila, growth nila, ang sarap manalangin, kapatid. So ito yung mga prayer items natin, pati yan ipopost natin. Okay, but I hope na matandaan po natin siya. Sabi nga po ulit natin, discipline. Yan. Ngayon, ito po gagawin natin, ito yung schedule natin. Okay? Every Monday, para maganda, every Monday, yung mga tatay ang magpipray. Lahat ng tatay, kahit na bata ka pa, kung tatay ka na, eh ginawa mo yan eh. Panindigan mo na. Okay, maging tatay ka na. So kahit na lahat po ng mga lalaki, basta may anak na, kahit 13 years old ka pa lang, parang sa gayon, gabayan tayo ng Panginoon. Kahit na 14 ka pa lang, nagkamali na, eh, ganun talaga eh. Tingin na lang tawad kay Lord, tapos ang fasting tayo. Para umayos, okay? So lahat ng tatay, lahat nga po ng tatay, magsabi ng amen. O yan, okay? So yan, yan ang mga naninindigan, hallelujah. Yan ang mga tatay. Yan ang mga tunay na lalaki. So lahat ng mga lalaki, bukas na yan. Total naman, mga leader naman tayo sa ating tahanan, di ba? So, unahan na natin. Unahan na natin yan. So, bukas na yan. So, yung type ng fasting, bahala ka na dyan. So, sa Tuesday, mga nanay naman, lahat ng babae na may anak na. O, ito na naman. Kahit 13 anyos ka pa lang, kung may anak ka na, eh, ganun talaga. Para gabayan tayo ng Panginoon. Sige, lahat ng nanay, magpipray po kayo sa Tuesday. Wednesday naman po, lahat ng youth, 13 to 21 years old. O, lahat po ng youth, magsabi ng amen. O, bawal sinungaling. Okay, yung youth lang. Okay, amen. Hallelujah. So, 31. Okay, huwag kayong kalala. Pwede naman mag-joke. So, Wednesday po mga kapatid, lahat po ng youth, 13 to 21 years old. Lahat ng youth, mag-fasting kayo nang hindi puro laman. Nang sa gayong gabayan tayo ni Lord sa mga taong mapanloko, mapanlin lang. Lalo na yung mga lalaki dito na binubola. Hindi, mga babae na nandirito din. Lahat po, lahat dito. So magpipray kayo mga kabataan. Kailangan natin ng guidance. Hindi lahat ng panahon kaya ng mga magulang. So kailangan natin ng guidance ng Panginoon. So magpa-fasting din kayo. Pag-pray nyo yung future ninyo. Pag-pray nyo yung puso ninyo. Tapos ipag-pray nyo rin yung iba. So itong po gagawin natin. Okay, Thursday, lahat po ng young adult, young professionals, and all the single ladies and gentlemen. Okay, basta single ka, kahit 60 years old ka, sige, sama ka na dito. Wow, feeling young. Single ka pa eh, sige, sama ka na. So, Thursday yan, mga kapatid, that Thursday, magpipray yung mga young pro, yung mga adult, lahat ng singles, ladies and gentlemen. Okay, so Thursday po. Friday, all. Sabihin po natin, all. Oh, sana all. Sabihin mo sa katabi mo, sana all. O, lahat po ah. So, pwede kang magluto niya ng ano. Hindi, joke. Friday. Pwede ba, Pastor, munggo lang kakainin ko. Nasa iyan, bahala ka. Huwag kang magkanin, bahala ka dyan. Basta lahat tayo magfa-fasting tayo. Sana all ah, sa Friday. Maganda yun, lahat tayo sabay-sabay na nagfa-fast. Saturday, break natin. Okay, kaya may breakfast na tinatawag. Okay, nagbe-break ka ng fast noon. So, Saturday, break tayo, then Sunday po is celebration. Sama-sama tayo mananambahan, magpapasalamat sa Panginoon. At makikinig na naman ang voice ng Panginoon, ang vision na mula sa Kanya. Then start again on Monday onwards. Hanggang ano po yan? Hanggang January 31 yata. Okay, basta yung last. Na January, basta Friday yon. Doon natin i-end. So we really need spiritual discipline as a church and as an individual for us to assure the victory for this whole year. Niwala ka kapatid, kung ginawa ni Lord, gawin din natin. Tiyak magtatagumpay tayo. Kapatid, magugutom ka lang naman minsan, pero panghabang buhay ang tagumpay mong yan. Huwag mo nang pagbigyan muna ang laman ngayon. Pagbigyan mo ang Holy Spirit ngayon.
pagbigyan mo na si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, pagbigyan mo na si Lord. Bigay na natin kay Lord itong month na ito. Okay, madami naman na mga toxic, mga laso na naipasok sa katawan na ito eh. Pagbigyan naman natin si Lord na siya naman ang manguna. Niwala ka kapatid, may naniniwala ako dito, magkakaroon ng miracle dito, yung mga hindi na gumagaling na sakit dito, gagaling ka. Niwala ka, magkakaroon ng victory. Yung mga walang jowa dito na ano na, na 40 years na, niwala ka. May ka ni Lord ng asawa. Maghihimala. Maghihimala si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, may himala. Yung mga walang trabaho dito, bigyan ka ni Lord ng magandang trabaho. Yung mga hirap graduate dito, bigyan ka ng Panginoon, ng pantuition, sa mga graduate ka. Iba kapatid ang taong sinasamahan ng Panginoon. Maniwala ka. Come on, palapakan natin ang Panginoon. Lastly, last na. Sabi dito, tumatindi dito. Okay, how to start victoriously? Number one, ano po kailangan natin? Spiritual guidance. Pangalawa? Spiritual discipline. And then lastly is spiritual warfare. Sabi nga po natin, warfare. Sabi po sa verse 3, the tempter came to him. During that time, the devil came. So tanda natin, ang spiritual life ay dapat may spiritual battle. Tiyak kapatid na may kalaban na darating. The tempter came. During that time, the devil came. So tiyak na may kalaban. Now, kung tiyak may kalaban, meron siyang tatlong classic na atake. Okay? Tatlong classic na atake na ginagawa ng demonyo. Dapat alam mo na to, classic na to. Traditional to, alam na alam niya to. Okay, common, pero effective pa rin ang gagawin. Number one is the lust of the flesh. Kailangan makita mo yung atake ng kalaban para mapanalo natin. Battle to eh. Darating ang demonyo, the tempter came, spiritual, number one, atake niya, lust of the flesh, the tempter came and said to him, if you are the son of God, tell these stones to become bread. So kung saan mahina si Jesus, dun siya inatake ng demonyo, dahil gutom siya, nag-fasting siya 40 days and 40 nights, di ba? Dahil kung ano yung kahinaan niya, dun siya inaatake ng demonyo. Maniwala ka, kung saan ka mahina, dun ka atake ng demonyo. Ano bang kahinaan mo? Facebook? Ano bang kahinaan mo? Matatamis na bagay? Kung saan ka mahina, doon ka aatakihin. Kaya nga, kailangan mong lumaban. Kaya nga tayo nagpa-fasting, nilalabanan natin yung flesh natin. Kailangan mong labanan itong lust of the flesh na ito. Kasi mahina ka nga eh. Alam ng demonyo yan. Napansin mo sa boxing, pinag-aaralan kung saan weak yung kaaway. Napansin mo sa MMA, titignan, panunuuri lahat ng laban niya kung saan weak, doon siya titirahin. Bad news. Alam ng demonyo kung saan tayo mahina. Kaya nga kinakailan i-address natin yun. Labanan mo yung kainaan mo. Pangalawa, kapatid, is the pride of life. Verses 5 and 6, sabi dito, throw yourself down. Dinala siya sa mataas na lugar. Throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning over you. And they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Biro mo si Satanas nagko-quote ng Bible. So hindi pala nakikita mo nagko-quote ng Bible. Kay Lord, yung iba doon, maniwala ka, demonyo. Kasi hindi lahat nagko-quote ng Bible kay Lord. Yung iba doon, demonyo. Naunawaan po natin, pride of life. Bakit? Pinapatalon siya. Pwedeng gawin ni Lord, talon nga ako. Kaya ko yan, maniwala ka. Napansin natin, ang daming mga napahamak dahil sa pride. Hindi naman sa'yo pinapagawa ni Lord, ba't mo ginagawa? Eh, kasi tatamaan yung ego ko eh. Napansin mo, ang daming pumatay dahil sa pride. Eh, binangga niya ako eh. Banggain ko rin siya. Napansin natin? Sinaktan niya ako eh. Di saktan ko rin siya. Napansin mo, kaya lumalaki ang sunog, kaya lumalaki ang gulo, kasi sa pride. Marami nang winasak na tahanan yan. Marami nang winasak na relasyon yan. Marami nang winasak na buhay yan. Pride of life. Kaya hindi lahat kapatid ng salita na sinasabi sa'yo, hindi lahat ng hamon pinapatulan mo. Kanin mo yung pride, tapakan mo yung pride. Siya lang ba, kailangan magloko? Magloloko din ako, biruin mo. Una, siya lang may kasalanan. Dahil ikaw may pride, pride of life, dalawa na kayo ngayon. Siya lang ba marunong manakit? Sasaktan ko rin siya. Siya lang ang una nananakit, ngayon ikaw na rin. Dalawa na kayo, dati isa lang, ngayon dalawa. Napansin mo, ang daming winawasak na tao ng pride. Throw yourself down. Pero sa totoo, walang kailangan patunayan si Jesus sa demonyo. Wala. Pangatlo mga kapatid is the lust of eye. Lust of the eye. Pinakita sa kanya and showed him all the kingdoms of the world
and their splendor. Papakitaan ka ng demonyo ng maganda. Pakinig ka maigi kapatid ha. Papakitaan ka ng demonyo ng maganda. Para saan? Bakit? Para pumangit ang buhay mo. Madaming maganda kay Lord. It was beautiful kay Lord, pero marami rin maganda. Sa totoo lang, pain ng demonyo. Kaya hindi lahat ng maganda, hindi lahat ng masarap kay Lord. Tingnan mo muna, kay Lord ba yan o hindi? Yung mata natin, ay wow, sale na naman, sale na naman, sale na naman. O napansin mo, ang ganda sa panin. Ah, mura-mura, grabe, mura-mura. Wow, ang ganda na ito. Sige, swipe ng swipe. Mamaya dyan, wala ka ng pambayad sa kuryente. Mamaya dyan, wala naman pang-tuition. Ang matindi nito, mamaya dyan, wala ka ng pang-tithes and offering. Dahil inuna natin yung mga bagay-bagay kaysa kay Lord. Tapos tayo niyan. Lust of the eye. Ang daming winasak niyan, kapatid. Ang daming nasira yung buhay. Ang daming nasira ang budget. Dahil sa lust of the eye. So paano nilabanan at tinalo ni Jesus ang kaaway? At paano mo rin matatalo? Verse 10. Anong ginawa niya? Dahil warfare ito. Verse 10, sabi dito ni Jesus, Jesus said to him, away from me, Satan. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Then the devil left him. Una, dapat disidido kang mawala siya. Sabi niya dito, away from me, Satan. Maraming mga tao ayaw si Satanas, pero ayaw naman palayasin. Alam mo kung ano yung kademonyohan, dapat pinapalayas mo yan. Maraming mga tao ayaw niya. Ayaw niyang mademonyo, pero ayaw niyang palayasin yung demonyo. Alam mo yan, kademonyohan na yan, kapatid. Maraming tao ayaw yun, pero ayaw niya rin palayasin. Kailangan may away from me ka. O alam mo nang bawal sa'yo yan, tapos nakatabi pa sa'yo yung pagkain na yan. Ano yan? Away from me. Dapat ganun. Malalaman mo, kasi lalaglag ka rin na kung dikit ka ng dikit dyan. Naunawaan po natin, una, dapat decided ka. Pangalawa, sabi dito, it is written. Makinig maigi, dapat may it is written ka. Pag hindi ka kargado ng word of God, maniwala ka, kakargahan ka ng demonyo ng kasinungalingan. Pag hindi mo alam yung tama, yari ka sa demonyo. Dapat may it is written ka sa bawat atake ng kaaway. Every time, kapatid, halimbawa, nangihina kasi nasabi ng demonyo, ala, magpakamatay ka na, magbigti ka na, yan o, yung sitron na nanay mo, yung tatay mo, ang kuhay mo, yung bigti mo. Yan, doon ka sa PNR, bago yung mga trend ngayon, sakto, mabuhay na manuhan ka, magpakamatay dyan. Hindi, wala na nagmamahal sa'yo. Wala na, pinabayaan ka na ng mga tao, kapatid, every time na dinidemonyo ka, dapat may it is written ka. It is written! Dapat may ganun ka. Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi niya ako pababayaan. Iniwanan man ako ng iba, pero hindi ako iwanan ng Panginoon. Hindi man ako minahal ng iba, pero may nagmamahal pa rin sa akin Diyos. Napansin mo, napaka makapangyarihan ng is written. Anong resulta? Then the devil left him. Dapat decided ka. Away from me! Be gone! Sabing ganon. Ano nangyari? Then the devil left him. Tandaan natin, walang matatalong demonyo kung walang lalaban na Kristiyano. Dapat marunong kang lumaban. Kapag ayaw mong lumaban, dudurugin ka lang yan. Kaya naging matagumpay si Lord, lumaban siya. Kaya maraming hindi nakalaya sa kahirapan, hindi nilabanan ang kahirapan. Kaya maraming hindi nakapunta sa kasaganaan, hindi nilabanan ang kahirapan. Kaya maraming mga tao, kapatid, kinain na lang ng karamdaman kasi hindi naman nilabanan ang karamdaman. Kaya maraming mga tao walang kapayapaan ngayon kasi hindi nilabanan, kapatid, yung atake ng kaaway. Ano man mga struggles mo ngayon, ano man ang atake ng demonyo, labanan mo, kapatid, kasi kaya mo yan. Warfare. Warfare. Ngayon taon na ito, mga kapatid, wag kung sino-sino inaaway natin. Wag kung sino-sino nilalabanan natin. Fight the good fight. Lumaban ka ng tama. Alam ko, kapatid, maniwala ka, magkaibigan kayo ng katabi mo. O kaya mabait yan. Pero hindi perpekto yan. Kaya wag kayo mag-aaway-aaway. Kung meron man tayong unang kalaban, demonyo ang kalaban natin. Yung katabi mo, demonyo ba yan? Oh, hindi yan. Hindi mo kalaban yan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo magkalaban. Pwede minsan nadidemonyo, pero hindi tayo demonyo. Pero minsan nagkakamali tayo, pero hindi tayo demonyo, kapatid. Kaya ang tunay na kalaban natin itong demonyo. Na kung saan binubola tayo, pinapabagsak tayo, yun ang dapat natin hinaharapin. Good news, kapatid! Binigyan na tayo ng example ni Lord. Ibig sabihin, kaya mong lumaban at kaya mong manalo sa taong ito at sa bawat laban na kakaharapin mo sa iyong buhay. Come on, palapakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon.